up mga ka-poultry? Ngayong araw na to is day 18 po ng ating mga broiler. And then ngayong araw na to is magtitimbang po tayo ng ating mga manok. So gaya ng dati, kuha tayo dun sa kabila, 10, din dito 10. Pero ngayong araw na to is pwede po 5-5 lang. 5 doon, 5 dito. Tapos i-add po natin lahat ng total na timbang nila and then i-divide po natin sa 10 kasi 10 lang po yung kukunin natin ngayon. So katulad din po ng dati yung procedure. So yun po guys, sabayan nyo kami at saka para po sa hindi pa po nakasubscribe, pakisubscribe naman dyan and then hit the notification bell button para updated tayo sa next natin ng mga episodes. So tara guys! Yun po guys, natapos na po yung pagtitimbang natin. Maganda po yung resulta ng ating timbang kasi 860 grams po yung manok natin ngayon. And then, sobra po siya sa araw. So, papakita ko din po yung tally sheet na... days versus weight. So... ikumpara natin doon sa tally sheet saka sa 18 days at saka sa timbang ngayon. So pasado po siya and then maganda po yung mga broiler natin ngayon. So sana po may natutunan din kayo sa araw na to. And then para po sa mga bago dyan or kakasimula pa lang or bago pa lang sa aking channel, please watch my channel properly, subscribe and hit the notification bell button para updated po tayo sa mga next natin na episodes. So, see you tomorrow guys! What's up mga ka-poultry? Hello guys! Good morning! Kakarating ko lang. At ngayong araw is day 19 po ng ating mga broiler. And then kagabi, tumawag sa akin yung supervisor ko sa poultry. Sabi niya is paubos na daw yung feeds ng ating mga broiler. Kaya ngayon is nag-deliver ako ng feeds ngayon. Hahakutin natin mamaya. And then isang tip guys, mga ka-poultry dyan, huwag nyong hayaan na maubos yung feeds nyo. Habang maliit pa lang or paubos pa, mag-deliver na kayo ng feeds or kuha na kayo agad ng feeds. Huwag nyong hayaan maubusan kayo ng stock kasi mahirap na pag yung broiler natin nawalan or naubusan ng feeds. Magugutom sila, mga ngayayat, tsaka hindi na sila makakahabol sa days ng ating harvest. Kaya, isang tip, huwag paubusan ng feeds or stock ng feeds ang ating mga broiler. Habang maliit pa lang, bilhan nyo na agad or kumuha na kayo agad para po marami tayong stock. So, yun guys. So, ngayon is maghakot na tayo. Tara! Keep.
music, baby. What's up mga ka-poultry? So ngayon po is natapos na natin yung paghahakot ng ating pigs. So meron ng stock ang ating mga broiler. And then meron pala akong isang tip para sa inyo. Huwag niyong kalimutan, bago kayo magsimula or gumawa ng poultry house nyo, maliit man or malaki, siguraduhin nyo po na may putbat po kayo. Ito po yung putbat. Ito po yung bago kayo akyat sa inyong poultry house or sa inyong poultry, lagyan nyo po ng putbat. Kasi po yung mga broiler natin is napakaselan po, madaling madapuan ng sakit. And then, yun, ito po ay isang prevention para po pag-akyat na kahit sinong umakyat man doon sa poultry house nyo, ikaw man or kahit sino, is dadaan kayo doon sa putbat. So, madidisinfect talaga lahat ng mga mikrobyo na dadapo sa ating mga broiler. Sa ibang mga poultry po is minsan, yung ibang poultry is galing talaga doon sa gate. May putbat na sila doon at tapos dito din sa paakyat, may putbat na sila. Pero sa atin ngayon is ito lang, dito lang tayo kasi small scale tayo. And then, yun guys. And then, sana po meron kayong natutunan sa araw na to. And then please, please, please watch my channel, subscribe, and hit the notification bell button para updated po tayo sa mga next natin na episode. So see you tomorrow guys.